isang mister, pito ang misis. So matutal, lahat ng kanilang mga anak umabot na ng 41 at lahat sila sama-sama sa iisang komunidad. Halos lahat ng mga umiibig ayaw siyempre ng may kahati. Pero dito sa barangay Manyayay sa Lianga, Surigao del Sur, may isang lalaki na marami ang nagahati-hati sa kanyang pagmamahal. Si Mister kasi hindi lang may isa, dalawa, tatlo o apat pa, kundi pitong mga misis. Ito ang ika-number 3 kong asawa, ito ang number 1, ito ang number 4, ito ang number 5, ito ang number 7. 41 ang anak ko. Itay ko po! Manluloko. Dapat isa lang ang asawa mo. Itutong mga babae. Subukan nating pakinggan ang kontrobersyal na kwento ng isang padre de pamilya na nagkaroon ng 7 misis at mahigit 40 mga anak. Atong pasalamatan, atong igugmaon. Siya si Godofredo Rituerto na mas kilala sa kanilang purok sa tawag na Pater Fred. Pater nang ibig sabihin father o ama. Siya kasi ang tumatayong pinuno ng itinayo niyang komunidad dito sa Surigao del Sur, ang Davisol o Divine Ark Victory, instituted in Zion Omnipotent in these latter days of Christ, at nang tinatawag niya ring relihiyon ng Davisol na tinatawag din naman niyang Ancient Christian Catholic in the Far East Inc. Karamihan sa mga tauhan ko, mga nitibo. Ang Ancient Christian Catholic in the Far East, pinaparehistro namin yan sa Security and Exchange Commission. So, ibig sabihin, legitimate yon. Ang mga ancient, yung ibig sabihin, nagtuko yun sa mga, hindi natin tinanggal si Virgin Mary, hindi natin tinatanggal yung mga saints natin. Tayo-tayo sa sariling tiwala natin sa Panginoon. Still, ang sinasamba namin, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Hindi rin daw si Fred ang pumipili ng kanyang mapapangasawa, kundi ang kanyang misis. Siya ang nakadedesisyon dyan. Ang mga asawa ni Fred, o mater o mother kung kanilang tawagin, katuwang niya sa pamamalakad sa Davisol, dito sa 870 hectares na lupa na ipinangasiwa raw sa kanila ng gobyerno. Sinubukan ng aming team na kapanayamin ang mga asawa ni Fred. Pero napagkasunduan daw sa kanilang konseho na panatilihin silang pribado. Bagamat pinahintulutan kaming gamitin ang kanilang mga litrato para magkaroon daw sila ng pagkakakilanlan. Kwento ni Fred, bawat isa sa kanyang 7 misis may kanya-kanya raw tungkulin sa Davisol. May nakatutok sa edukasyon, kalusugan, agrikultura, budget at preparasyon, at communication. Bagamat 7 ang misis ni Pater Fred at nagkakasundo naman daw ang mga ito, hindi naman daw sila nakatira sa iisang bubong. Meron daw kasi silang sinusunod na schedule. Ito yung sa step 1 ko. Yung ito sa 3. Ito sa 4 kahapon. Ito sa 5. Ito sa 7. Tagtatlong araw sila. Dalawang gabi. Sa pakikipag-seating, meron bang schedule po? Mayroon kaming mga schedules. Halimbawa, sa uno kong asawa, ito mga schedule ko dahil bawal sa akin dahil anytime of menstruation ko, so hindi pwede. Mahal ko silang lahat. Hindi kami makaganito kung hindi kami nagmamahalan. Hindi naman may iwasan yung silusan dahil tao tayo. Dati raw seminarista sa Cebu si Fred, hanggang sa kalaunan, nanirahan siya sa Mindanao. Doon sa bundok ng Cagayan de Oro, nagiging dato ako sa tribo doon. Kung saan siya bumuo ng pamilya. Sa mga dato, hindi naman sila mapagbigyang halaga sa kanilang pagkadato kung isa lang ang kanilang responsibilidad. Ang mga residente sa kanilang purok, halos pare-pareho lahat ang apelyido. Ako po si Mauricio Rituerto. Ako po si Carlo Rituerto. Ako po si Vince Anthony Rituerto. Ako po si Giovanni Rituerto. Ako po si Godofredo Rituerto XVIII. Ilan lamang ang mga ito sa mga apo. Gayunman, dahil sa laki ng kanilang pamilya, si Pater Fred. Minsan, magkaharapan tayo kung sino ba ang pangalan mo. Pero mukha, kabisado ko. Ano pong tawag nila sa inyo po?
Papa. Sa pangingisda at paglililok daw binuhay ni Father Fred ang kanyang pamilya na kalahati raw na pagtapos na niya ng pag-aaral. Ang profesyon dyan, education, may criminology, tourism, BSBA, may medicine ako, may pharmacist. Ang totoo lang, tulong-tulong kami lahat. Ang iba kong mga asawa, mayroon silang tindahan. Batid ni Fred na para sa iba, ibang klase ang kanilang pamilya. Nang naging kontrobersa sa pamilya ko ngayon, na sila isang kulto. Paano naging kulto? May eskwelahan ako. May mga officers ako dyan sa pamahalaan natin. Ang sekta, nire-recognize ito ng ating gobyerno, kung saan ay isang religious group din ito. Atong pasala. At may mga followers at may mga pinapaniwala ang mga ritual, prinsipyo at mga iba pang makaalaman. Pero sila ay sumusunod sa mga batas natin. Ang tao naghahanap lagi ng grupo o asosyasyon na tutulong sa kanilang pangangailangan. Malakas ito sa mga liblib na lugar dahil nga kukunti ang mga asosyasyon at grupo na makakatulong sa kanila. So under Philippine laws, ang isang Pilipino ay maaari lamang ikasal ng isang beses. Ang tanging exception lamang dito yung sa mga kapatid nating Muslim. Mga Muslims kasi, under Sharia courts, pinibigyan sila ng oportunidad na ikasal ulit ng ilang beses. Dahil hindi sila kabilang ng Muslim sector, maaring may malabag na batas kung ilang beses ikakasal. Yun ang tribal system namin. Hindi ako ang nakasal sa kanila, kundi yung asawa kong una ang naikasal sa mga asawa kong iba. Yung asawa ko, yung namatay, yun ang trainer nila. Sabi, maraming asawa, walang pinag-aralan. Yun ang pinakamasakit na laging kontrobersya sa clan ko. Educated naman ang Dabisulian eh. Ang impact no ng polygamous relationships ay depende sa preparation. Bago sila pumasok ng isa-isa, ay dapat accepted nila kung nagsasama-sama yung mga asawa no. Kahit sa isang compound, it's kind of complicated. Dahil syempre, they see each other, and then nandun yung tendency ng mga anak rin na ikumpara yung sarili nila sa nangyayari sa kabilang bahay. Generally, sa mga bata, no, hindi maganda yung effect. Hindi nila ino-own yung father nila. Gugustuhin naman ba niyang sundan ng mga anak niyang lalaki ang kanyang mga yapak? Para sa akin, hindi ako magpigil sa kanila kung gusto nila. Pero ang importante na magkakaroon silang tahimik at saka kapayapaan katulad sa nangyari sa akin. Patid daw niya na hindi madaling intindihin para sa nakararami ang sitwasyon nila ng kanyang mga misis. Kaya humihingi raw siya hindi lang ng pangunawa, kundi pati na ng respeto. Sabi nila, that is a devilness. Evilness at yung maraming asawa. Pero sa akin, ang maraming asawa kon marunong ka at saka sila ay may pagmamahal sa inyo at may pagmamahalan kayo sa lahat. Magkaunawaan kayo. Mayroon kayong pagkaisa. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.